Dekada 80 na nang muling mabuksan ang tungkol sa Birhen ng Lipa. Ang maalab na damdamin at ang matibay na paniniwala ng mga deboto ang nagtulak nito. Isang mahalagang bahagi ng kwento, si Mother Cecilia ay pinayuhan ng Obispo Escaler, isang Jesuita, na sariwain ang mga pangyayari at huwag nang itago ito. Si Mother Cecilia ang nagsilbing inspirasyon sa pagtatag ng Marian Research Center. Sinabi ni Mother Cecilia kay Francisco de Chanco, "Nang makita kita, alam kong ikaw ang pinili upang magsilbi sa ating mahal na ina." Tinulungan si Francisco sa paglikom at pagtago ng mga bagay-bagay ukol sa nasabing aparisyon ni Mother Therese Vicente, HF, at ni Meli Quizon. Ang pinuno ng simbahan ng Lipa noong panahon na yon, si Arsobispo Mariano Gaviola, ay aminadong hindi siya naniniwala sa nasabing aparisyon. Gayunpaman, sa dami ng natatanggap niyang pirmadong petisyong galing sa iba't ibang diyosesi sa Pilipinas na humihiling na ilabas muli ang Birhen ng Lipa, minabuti niyang imbestigahan ang nasabing aparisyon. Ayon sa mga respetado at mapagkakatiwalaang tao, wala silang duda na banal ang nasabing aparisyon. Hindi daw anila posible na gumamit ang mga madre ng bentilador dahil walang kuryente sa kumbento noong panahon na yon. Ang lalong matibay na katunayan daw ay ang daming beses umulan na mga talulot sa hardin. Matuwid ang pagbagsak, diretso mula sa langit at hindi nang galing sa bintana ng kumbento. The petals were falling, fluttering down in spite of the breeze going across the courtyard. There was this mad scramble to get them. Naghahagip pa sila, nadampot sila. May rosas, mayroong puti. We grabbed, everybody grabbed, tried to grab the petals. Sariwa, na ang kulay niya medyo dark rose, medyo makapal na parang velvet. Sa pag-uusisa ng Arzobispo Gaviola, napag-alaman niyang walang dokumento tungkol sa nasabing aparisyon na itinago sa Arsobispado ng Lipa at ng Maynila. Wala rin sa Papal Nunciature, sa CBCP, at wala rin sa Generalate ng Carmelita sa Roma. Upang maliwanagan siya sa mga pangyayari, kinausap niya ang mga madring saksi at nais magtestigo. Si Sister Mary Elizabeth, Sister Bernadette at Sister Alphonse, at ang postulante mismong si Teresing. Naniniwala ang Arsobispo sa katapatan ng mga madre at ni Teresing. Tahimik, ngunit malugod nilang inaantay ang araw na mabago ang isip ng simbahan at malaman ng mga Pilipino ang tungkol sa pagbisita ni Mariang tagapamagitan ng lahat ng biyaya. Sa kanyang pagsusuri at pagsisiyasat, napunan niya na sa tagal ng lumipas na panahon, walang karagdagang utos o huling tugon ang dumating mula sa Roma. Ikadalawampunang Mayo, 1990, nang mabalitaan ng Obispo Gaviola na sumakabilang buhay na si Sister Alphonse. Upang magbigay galang at pitagan sa madring hinangaan niya sa pagkakaroon ng lubos na pananalig sa Panginoon, ipinasya niyang magmisa at ilabas ang imahen ni Maria, tagapamagitan ng lahat ng biyaya, sa misa sa paglilibing kinabukasan. Labis ang katuwaan ng mga madre nang malaman nila ang pasya ng Arsobispo. Ang sabi ng isa, nagawa ni Sister Alphonse sa kanyang kamatayan ang hindi niya nagawa habang siya'y nabubuhay. Nagpuprosesyon papasok para sa misa ang Arsobispo nang una niyang masilayan ang imahen. Napunan niya ang kagandahan nito. Sa sandaling yon, naalala niya na ito ang kauna-unahang pagkakataong makikita ng madlaang imahen makatapos ang 42 taon. Dahil sa biglaang pagpasya ng Arsobispo, konti lang ang nakaalam ng balita na ilalabas ang imahen. Gayunpaman, napakarami pa rin dumalo sa mga deboto. Ayon sa isang sumulat sa obispo sa pasasalamat, makabagbag damdaming masaksihan ng mga debotong nag-uumapaw sa galak na makita ang mahal na ina.
at nakalulunos naman na masilayan ang kanilang pananangis noong itatago na ulit ang imahen. Gaya ng isang tunay na ina, para bang nararamdaman niya ang hinaing ng mga tao. Dahil noong 25 ng Mayo, nang siya'y magpahiwatig kay Teresing at magpaulan ng talulot ng rosas sa bahay nito sa Paranaque. Minabuti ng Arsobispo Gaviola na magbuo ulit ng komisyon upang lipunin at suriin ang lahat ng impormasyon tungkol sa lipa. 16 ng Hulyo, 1991, pista ng Our Lady of Carmel nang bawiin ng Arsobispo ang utos noong 1951 na itago ang imahen. Pinayagan niyang permanente ng ilabas ang imahen ni Maria tagapamagitan ng lahat ng biyaya upang muling mapagdasalan at makapagbigay-pugay sa kanya ang mga deboto. Nais daw niyang matuklasan ang kalooban ng mga tao at kung gaano kaalab ang kanilang pagmamahal sa Birhen ng Lipa. Gusto niyang malaman ang silakbo ng damdamin ng mga deboto at kung gaano kasidhi ang tugon ng mga tao. Noong 1972, nagpalabas si June Keithley ng dokumentaryo na pinamagatang The Woman Clothed with the Sun. Dumami ang nakakaalam tungkol sa lipa. Dumadami din ang deboto. Unang Sabado, 6 ng Pebrero, 1973, tumagsa ang mga tao sa kumbento upang bisitahin ang Birhen ng Carmel. Ayon sa mga madre, ang pasimuno daw ay isang grupo ng mga deboto. Wala daw silang kinalaman kundi ang pagbigay ng pahintulot na gamitin ang kanilang kumbento. Habang papalabas ang arsobispo para magbisa, nabigla siya sa kanyang nakitang hindi kapanipaniwala. 20,000 to 30,000 tao ang nasa bakuran ng Carmel noong hapong iyon. Kapansin-pansin din ang maayos at matahimik nilang paghihintay. Baka bagbagdamdamin din daw ayon sa arsobispo ang dami ng paring nakipagmisa sa kanya. Maulap ang langit, para bang kinumutan ng araw upang sanggahin ang init. Nakaupo ang arsobispo sa may altar habang nagpapakumunyon ang mga pari. Napansin niyang may kakaibang nangyayari. Balisa ang mga tao. May narinig siyang palakpakan. Wari niya may dumating na sikat na tao. Nito niya napansin na nakatingala sila at sa paghanap niya ng pinagtutuunan nila ng pansin, nakita niya ang himala ng araw o ang tinaguriang dancing sun. Banayad ang sikat at hindi nakakasilaw. Saksi niya nang biglang tumagos ang makulay na sinag sa namumulang langit. Matuling umikot, bumabagsak at umaatras ng napakabilis din. Makatapos ang pangitaing ito, ayon sa arsobispo, binigyan siya ng banal na espiritu ng lakas ng loob at liwanag ng pag-iisip upang ipaliwanag ang debosyon ng mga Pilipino sa mahal na Birhen. Sinabi niyang totoo nga at si Jesus lang ang tanging namamagitan sa Diyos at sa tao. Walang ibang maaaring sumanib dito. Sa ating paniniwalang tinutulungan si Jesus ng mahal na ina, hindi nababawasan, bagkus nadadagdagan ang kanyang kapangyarihan. Sinabi din niya na kung ang ibang bansa daw, ang Lourdes sa France, ang Fatima sa Portugal, ay pinaboran at binisita ng mahal na ina, bakit hindi natin paniwalaan na tayo ay pinagkalooban din ng ganung pabuya? Noon, sa unang pagkakataon inamin ng arsobispo na wala na siyang duda sa nasabing aparisyon at ang mga milagrong nangyari noon at nangyayari pa ay kapani-paniwala. Noong taong 2002, nang maging katulong na obispo ng Diocese ng Digos, Davao, si Most Reverend Guillermo Afable at siya'y pastol ng katedral ng Maria tagapamagitan ng lahat ng biyaya, siya'y naghanap ng impormasyon kung saan nanggaling ang pangalang ito. Siya'y nagtataka kung bakit walang makasagot sa kanyang mga katanungan at wala ni isang makapagsalaysay tungkol sa pinanggalingan nito.
Dinala siya ng kanyang pag-uusisa sa Lipa, kung saan nag-umpisa lahat. Sa mga Karmelita, sa puntod ng Obispo Oviar sa Tayabas, at hanggang kay Sister Teresing mismo. Napagtuhog-tuhog ng Obispo Afable ang mga pangyayari noong 1951, at kanyang nalaman na habang nananahimik at nangangamba ang karamihan. Joy, we will
Snow White Dove, Medjugorje feels